Kapaps, dating ang panahon na ang mga bukirin na iyong nakikita ngayon ay mabebenta na, binebenta na ng mga magsasaka at gagawin ang subdivision. Marami na mga bukid ang nabebenta at ginagawang subdivision. Real talk lang, kapaps, ba't kaya marami magsasaka ngayon ang binebenta na ang kanilang bukirin, binebenta sa mga kapitalista? At ito'y ginagawang subdivision, ginagawang mga building, mga pabrika. Napag-usapan na natin ito, Paps. Maraming faktor, maraming ano kung bakit ibinibenta ng mga magsasaka kailang bukirin. Una-una, napakamahal na ngayon. Sobrang mahal ang magtanim ng palay. Gagas sila malaki sa abono, fertilizer, upas sa mga mananarim, upas sa mga tractor, sa mga araro, at bukod pa doon, napakahirap ng tubig. Iba umaasa lamang sa south ulan. Ang iba naman sa irrigation, ngunit ngayon El Nino ay nasa limit na ang level ng ating mga dam. Bukod pa dito, pag ikay malapit ng gapasi ng palay, ay bigla namang mabadaanan ng bagyo, sasagasaan ng bagyo. Ayun, madadapa at uurong ang mga gapasin, uurong ang palay. Yan, o konti lang kanila kaanin dahil dadapa, sisira ang palay. Bisa wala na totally. At bukod pa maraming kalaban ang magsasaka. Kalaban nila ang mga salot. Tulad ng mga ibon, daga, suso, mga kulisap. May batok pa ito, binabatukan ang mga palay. Kaya sobrang hirap na ang magsaka. Kaya tayo, darating ang panahon, tayo ay aangkat na lamang, makakasangin ang nangyayari na umaangkat tayo ng palay, bigas, saan? Sa darating bansa tulad ng Vietnam, Thailand, eh kung yung naiskunitain ang mga bansang iyan ay sa atin lamang natuto noong araw na magsaka. Nag-aral sila sa Europe, Los Baños ng pagsasaka. Kaya kapaps, real talk talaga. Wala na ang dating ng panahon na walang-wala na tayong masasakang mga bukirin dahil sa nabebenta na, kapaps, sa mga kapitalista na kinoconvert ka sa subdivision, mall, at mga pabrika. So kapas, parang salamat nga pala sa lahat ng mga followers ko dito sa Facebook page, at salamat din sa mga lahat ng aking followers. Monetize na po ako sa YouTube at medyo may konting revenue na. Salamat sa inyong suporta. Sa mga kapaps, mega shoutout sa inyo, at sana lagi tayong paulanin ng biyaya ng ating Panginoon at tuloy nga napakabuti ni Lord at tayo lahat ay hindi pinababayaan. Okay. So, balik tayo dito sa ating pagsasaka. Ang iba, umaasa lamang sa ulan, dalang irrigation ay mababa. So, kapaps, hanggang dito lang, salamat sa patuloy ng pagsuporta sa akin. At sana patuloy nyo po panoorin ang mga video ko, kahit ang mga reel. At sana maunawaan ng mga iba kung bakit nag-reel, nagpapakasakali. At sa rito batin ng panahon na lahat tayong nag-i-reel, mga creator, ay magtagumpay sa larangan na ito. Nag-enjoy ka na, naglilipang ka pa. Kaya kapaps, salamat sa inyo. At patuloy niyo po akong suportahan. At sana dumating ang panahon na matulungan ng gobyerno ang mga magsasaka na mga subsidy. Parang hindi na natin tayo maangkat ng bigas. Nung araw tayo number one din sa Asia na nag-export ng bigas. Ngayon tayo na ay nag-import. Imported. Now, China pa pala. Bukod pa pala sa Vietnam at China. Ay sa kanila na tayo maangkat ng mga palay, bigas na ating prime commodity sa araw-araw. Alright. Okay. Salamat kapaps talaga. At kapaps, huwag niyo pong kalilimutan mag-follow sa aking video.